Hello guys! Welcome pong muli sa ating channel. Narito pong muli ang inyong Agrigabay para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. At sa video po natin ngayon is pag-usapan naman natin kung ano ba yung ibig sabihin ng mga iba't ibang kulay ng foliar, para saan sila at kailan sila dapat i-spray. So yan po ang iisa-isay natin sa episode na ito. Sa paggamit po natin ng foliar fertilizer is may dalawang bagay lang po tayong kailangan tandaan. May dalawang klase lang po tayo ng foliar fertilizer. Una is habang wala pa siyang bunga or vegetative stage ang tawag. At pangalawa is para sa nagbubunga. So yun lang po yung dalawang klase ng foliar natin. Para sa walang bunga at para sa namumunga na. So ano po ba yung mga kulay na kadalasang ginagamit kapag namumunga na yung kapag wala pang bunga yung ating halaman? So ang mga kulay na kadalasang ginagamit mga ka-agri is either green sa pakete or dilaw. Yan po yung kadalasang ginagamit nila na nagiging tatak para malaman natin na ito ay para sa wala pang bunga or pampabulas, kumbaga ng tanim. Ang para naman po sa may bunga na is kadalasan po yan sa halos lahat ng brand ay orange, light orange, ganyan yung ginagamit nila. So ito po ay para sa reproductive stage na tinatawag natin, o sa simpleng term is para sa mga nagsisimula ng mamulaklak at nagbubunga na. So yan po yung magiging basehan natin kung para saan yung foliar fertilizer natin. Eh paano naman po kung walang kulay yung nabili kong fertilizer, o hindi siya green, hindi siya orange, hindi siya dilaw? Ano naman po yung magiging basehan ko para malaman ko na para siya sa wala pang bunga or para sa may bunga na? Una po dyan is hanapin natin sa pakete. Kung kapag nakita po natin yung term na vegetative, ibig sabihin habang wala pa siyang bunga. Kapag naman po nakita natin yung flower and fruit development, ibig sabihin po yung foliar na yun naman is para sa mga may bunga na or namumulaklak na. So ano pa po yung magiging basehan natin maliban dun sa kulay at sa mga terminologies na makikita natin doon? Ang pinakamahalaga po sa lahat dyan is yung NPK content. So ito po talaga yung nagiging pinaka-basis para malaman natin kung yung foliar na ginagamit natin is para sa wala pang bunga o para sa namumunga na. So kapag nakita po natin na yung NPK ay balanced, by the way mga ka-agri, yung NPK nire-represent po niya yan, yung N is nitrogen, yung P is phosphorus, yung K naman ay potassium. So yun po yung tatlong set ng numero na nakikita natin sa mga pakete. So tandaan po natin na kapag balance or pare-pareho yung numbers doon, para siya sa wala pang bunga. Okay? Kapag naman po yung NP ay mas mataas kaysa sa K, or yung dalawang magkasunod ay mas mataas kaysa sa hulihan, para rin po yan sa wala pang bunga. So maliwanag po yan. Kapag naman po yung NP ay mas mababa na sa K, or pinakamataas sa kanilang tatlo is K, para po yan sa may bunga. So yan po yung tatandaan natin. So ito po yung ilang example nung mga nabanggit natin. So ayan, NPK balance, yan po, triple 19, triple 20, 21, 21, 21. Yung ME po dyan, ibig sabihin ay microelements. So, ibig sabihin po nyan ay mga iba pang sustansya. So, para po yan sa wala pang bunga. Okay? Ang susunod naman po, yung NP ay mas mataas sa K. Para pa rin po yan sa walang bunga. Halimbawa po nyan is yung 22, 11, 9, 30, 10, 10, 1.6, 3.0, at 0.3. Itong mabababa po na to, kadalasan po ay sa mga konti, sa mga organic na foliar. Then, yung panghuli naman po, yung NP ay mas mababa na sa K, or pinakamataas yung K. Yan po ay para sa mga namumunga na. Pampaganda ng bunga, pamparami ng bunga, yan. Yan po yan. So, mga example po nyan, yung 15-15-30, 4-4-14, 4-0-48, 25-30, 10-20-30, 11-9-40, as 0061. So yan po yung mga example ng mga foliar fertilizer natin. So yun po talaga yung nagiging basehan diyan. So yun lang po yung kailangan niyo tandaan
kung para ba siya sa namumunga or para po siya sa wala pang bunga. So ganoon lang po kasimple makaagree yung pag para malaman natin kung para saan yung mga kulay na yan. So sana po nakatulong yung konting oras natin ng talakayan dito. By the way mga ka-agree, meron tayong mga ginawang video ano, kung ano ba yung NPK at para saan po ba sila sa bawat stage ng halaman. Meron po tayo niyan sa ating channel. I-browse nyo na lang po para mas malinawan po kayo. So yun naman mga ka-agree at sana po may mga natutunan kayo sa ating napag-usapan. Kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong mag-atubili na i-comment down sa ating comment section para masagot po natin. Yun lamang po mga ka-agree, maraming salamat po at mabuhay po kayo.